Mga celebrities na binistong malupit sa mga kasambahay. Narito ang ating listahan ng mga celebrities na naakusahan at napatunayang malupit sa kanilang mga kasambahay. Top 10, Sunshine Dizon and Timothy Tan. Ang GMA 7 actress na si Sunshine Dizon ay nasangkot muli sa isang issue at ito naman ay tungkol sa yaya ng kanyang mga anak. Nagpatulong si Annabel Agulio sa sumbungan ng bayan na Raffy Tulfo in action na makuha muli ang kanyang mga gamit sa bahay nila Sunshine. Hindi na kasi ito nakapag-report pa sa trabaho matapos ang kanyang day off. Nang makausap ng Tulfo staff ang asawang si Timothy Tan, sinabi nitong sila ay nagkaharap na sa barangay ng dating yaya. Napagkasunduan din nilang babayaran na lamang ng huli ang natitirang 3,300 pesos na balanse nito mula sa 12,000 pesos na loan sa kanila. Ngunit inakusahan din ni Annabel ang mag-asawa na hindi sila nag-offer na bayaran ang consultation fee ng doktor na tumingin sa kanya noong siya ay nagkasakit habang nasa poder nila. Matatandaan na hinayaan nila Sunshine at Timothy ang yaya na mag-file ng SSS at iba pang contributions as an individual para malaki ang makuha nitong benefits. Subalit hindi nila sukat akalain na ang quarterly payment nila para sa SSS ng dating yaya na ibinibigay sa kanya ay magkakaroon ng problema. Ani Timothy, wala daw silang record na ito ay naguhulog sa SSS. Hiniling na lang ni Sunshine na makahanap ang dating yaya ng maayos na mapapasukan. Top 9, Chris Aquino. Kumalat sa social media ang akusasyon labang sa Queen of All Media na si Chris Aquino patungkol sa hindi nito pagbabayad ng tama sa kanyang yaya na si Binkay kapag sila ay nagpupunta ng Amerika. Kinwestiyon ng isang netizen ang kakayahan nitong sumunod sa mga alituntunin ng Amerika sa pagbabayad sa mga yaya. Ang pinakamababang sahod daw sa New York City ay $10.50 per hour. Sinagot ni Chris ang netizen na tila pumuna sa kanya sa pag-aasikaso sa kanyang mga kasama kapag ito ay umaalis patungong ibang bansa. Sinabi ni Chris na lahat ng 10 years multiple visa entry ni Binkay sa Amerika ay naka-attach sa kanya at siya ang tumatayong guarantor nito. Inihayag din ni Chris sa isang netizen na business class ang mga tickets ni Binkay sa eroplano at may allowance din itong dollars na siyang nakasaad sa kontratang pinirmahan nito sa U.S. Embassy. Si Chris Aquino ang isa sa mga pinakapatas na employer sa kanyang mga staff at mapapatunayan nito ng kanyang mga kasambahay. Usap-usapan din noon ang pagbibigay nito ng Cartier necklace kay Binkay na sinuklian ng kagandahan ang kanyang serbisyo at sa pagtulong nito sa pagpapalaki sa anak na si Josh. Makikita din sa mahabang panahon ni Chris sa showbiz na ang mga kasama nito sa bahay ay tumagal sa kanya ng ilang taon dahil sa kabaitan nito bilang amo. Top 8, Claudine Barreto. Matatandaan na inireklamo ng dating kasambahay ang aktres na si Claudine Barreto kay Raffy Tulfo dahil sa di umano'y hindi pagpapasweldo nito ng tama sa kanya. Sinabi ng dating yaya ni Claudine na kulang ng 200 pesos ang kanyang sinahod mula sa aktres. Sinabi din nito na siya ay pumasok bilang yaya ng mga anak ni Claudine, ngunit mahigit pa doon ang kanyang ginagawa. Ani ng dating yaya, siya din di umano ay nagiging yaya ng aktres nang ma-ospital ito noon. Habang naka-confine ay pilit daw siyang ginigising nito upang magpasama sa CR at doon ay manigarilyo ang aktres. Hindi rin daw gusto ng yaya ang palasigaw nitong tono kapag ang aktres ay may iuutos sa kanya. Nag-volunteer si Raffy Tulfo na siya na lamang ang magbabayad ng kulang na 200 peso sa kanya. Ngunit humirit ang yaya na siya ay dapat ding mabayaran ng overtime pay dahil sa pag-alaga nito kay Claudine sa ospital noon. Nang makausap naman ng TV host at journalist ang agency at secretary ng aktres, sinabi sa kanya na sila ay may kasunduan ng dating yaya bago ito umalis sa poder nila. Top 7, Corina Sanchez. Naakusahan ang broadcast journalist na si Corina Sanchez sa pagmamaltrato sa kanyang mga kasambahay. Isang Bernardita Inocencio ang nagsabing ito ay nabugbog ng veteranang journalist. Sinabi din ito na hindi ito nakakapag-remit ng SSS contributions na napatunayan naman ng SSS sa inisyo nilang certificate. Pinatunayan ng SSS head na ang contribution para kay Inocencio na may coverage noong December 2000 ay nabayaran lamang noong January 2003. Ito ay nagawa lamang ng magsampa ng kaso ang kampo ni Inocencio laban kay Corina. Sinabi pa ng abogado na nagre-reklamo na si Attorney Batas Mauricio na wala na rin kahulugan ang pagtugon nila dito dahil ang krimen ay naisagawa na. Inakusahan din ng kasambahay si Corina at kasintahan nito noon na si Paul Aquino ng pambubugbog. Isinaad ng kasambahay na nag-part-time raw siya noon
at nang ito ay magpaalam na aalis na sa kanilang poder bilang kasambahay, sinaktan siya di umano ng magkasintahan na naganap sa condo unit ni Aquino. Pinabulaan na nila ang akusasyon at sinabing si Innocencio ay pinagnakawan sila ng mamahaling bracelet. Top 6, Maricel Soriano. Dalawa sa mga housemates ng veteranang aktres na si Maricel Soriano ang nagreklamo sa radio program ni Montulfo noon na isumbong mo kay Tulfo at sinabing sila ay di umano'y sinaktan ng aktres. Nangyari raw ito sa bahay ng Diamond Star sa Makati. Sinabi ng isang kasambahay na sinipa raw ito sa may binti nang hindi nito magustuhan ang pagkakaayos ng mga damit na gagamitin nito sa isang showbiz engagement. Pinatunayan din ito ng isa pang kasambahay na nagsabing ang rason kung bakit nag-iiba ang ugali ng aktres ay dahil di umano sa paggamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Ito rin daw ang nagiging sanhi kung bakit sila napagsasalitaan ng hindi maganda at namumura ng aktres. May pagkakataon din na hindi na sila nakakakain para lamang tugunan ang pangangailangan ng aktres. Dagdag pa ng isang kasambahay, tinakot din daw sila ng aktres na papatayin sila at nang akmang kukunin ang kanyang baril, pinigilan daw ito ng kanyang anak. Sinabi naman ng personal assistant ni Soriano na gumagawa lamang ang mga ito ng kwento. Ayon din sa kampo ng Diamond Star, pinagnakawan sila di umano ng dalawang kasambahay na agad naman nilang itinanggi. Top 5 Heart Evangelista. Maraming pambabash ang ibinabato sa GMA 7 actress na si Heart Evangelista. Isa na dito ang pagbibigay saludo nito sa isang physically handicapped bone cancer patient na naglakad mula Masinag patungong Philippine General Hospital. Pinapurihan ito ng aktres at sinabing isa itong inspirasyon para sa karamihan. Isang netizen naman ang tila hindi naintindihan at nagustuhan ang sinabi ni Heart. Sa depensa ng aktres sa kanyang post, sinabi nitong nasabi niya ang mga katagang inspirasyon si Cynthia sa karamihan dahil maraming mga tao ang nagre-reklamo sa bahay. Ang isang bone cancer patient na piniling maging positibo sa kabila ng pandemya na kinakaharap natin ay tunay namang nakaka-proud. Hiniling ni Heart na itigil na ang hatred sa bawat isa at piniling umalis sa Twitter dahil sa toxic society nito. Ngunit nitong nakaraang buwan lamang ay nabash muli ang aktres. Nag-post kasi ito ng isang picture kasama ang stepchildren at kasamahan sa bahay. May caption ng post na pajama party at mabilis itong pinuna ng isang commenter at sinabing hinihikayat ang social distancing pero nakuha pa nitong magpajama party. Sinagot naman ito ng mga fans ng aktres at sinabing magkakasama sila sa iisang bahay at hindi na din kailangan pang magsuot ng face mask. Hindi na ito pinatulan pa ni Heart. Top 4, Barbie Imperial. Isang PA ng aktres na si Barbie Imperial ang nagreklamo at sinabing ang workload na ibinigay sa kanya ay hindi tugma sa kanilang napagkasunduan. Dinagdag nito na siya rin di umano ay nagiging maid para sa nanay at kapatid na lalaki ng aktres. Maliit din daw ang pinapasahod sa kanya at ang 7,000 pesos na sweldo nito ay hindi sapat kung titignan ang kanyang mga gawain. Ang dating PA na si Annalene Revilla ay balak ding magsampa ng kasong libel laban sa aktres dahil ito di umano ay pinagbintangan ng pagnanakaw. Hiningi ni Revilla ang tulong ng broadcast journalist na si Rafi Tulfo para masolusyonan ang kanyang problema. Nang makausap naman nilang dalawa ang aktres matapos ang show, nagkasundo sila na babayaran ito ayon sa kanyang nagawang trabaho noon. Sinabi ng dating PA na kailangan ng aktres ang isang attitude overhaul para maayos nito ang kanyang pag-uugali. Hindi naman nagtagal ay napatunayang hindi sapat ang ebidensya nito sa mga alegasyon ni Revilla sa aktres para ito ay makasuhan ng cyber libel. Ang public apology na hinihingi ng huli mula sa aktres ay hindi ibinigay dahil wala umano itong ginawang panghihiya sa publiko sa kanya. Top 3, Mariel Padilla. Ang minsang pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa ay nagiging mitsa ng isang akusasyon na mahirap mapatunayan ng mga netizens. Ito ay nangyari sa TV host na si Mariel Padilla nang may pumatol sa kanyang tweet at sinabing naging malupit ito sa pakikitungo sa kanyang kasambahay. Sinabi ng aktres na nag-request siya na i-record ang isang episode ng TV series ni Robin Padilla na Guns N' Roses dahil hindi niya ito mapapanood. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari sa tweet ni Mariel ang nagpainit sa ulo ng isang netizen. Nasabihan kasi ng TV host na Devil ang kasambahay dahil hindi nito nagawang i-record ang nasabing episode. Sinabi naman ng aktres na ito ay naging emosyonal lamang at hindi na dapat iyon pinapatulan. Matagal na nilang kasambahay si Manang at kung masama ang kanyang ugali, hindi magtatagal ang mga nagtatrabaho sa kanya.
High school pa lamang si Mariel nang makasama nila sa bahay si Manang at driver nito. Pinagtawanan lamang ni Mariel ang issue ng isang netizen. Ang mga tunay na nakakakilala lang sa aktres ang makakapagpatunay na ito ay maalaga sa mga kasambahay niya. Top 2, Janella Salvador. Ang PA ng aktres na si Janella Salvador ay nagreklamo laban sa kanya dahil hindi nito nabayaran ang kabuuan ng kanyang sweldo. May balanse pa daw kasing 3,600 pesos ang dapat nitong makuha mula sa aktres. Sinabi ni Michelle Pilonco na siya ay nagsimula bilang isang household help na kumikita ng 8,000 pesos sa pamilya ni Janella bago pa man ito maging personal assistant ng aktres. Ani Pilonco, binibigay naman daw ni Janella ang parte ng kanyang sahod nang ito ay mapaalis noong Abril, ngunit may kulang pa daw itong kabayaran. Hiningi ni Pilonco ang tulong ng broadcast journalist na si Rafi Tulfo at sinabi kamakailan na kapag nakapagpresenta ang aktres ng mga dokumento tulad ng payslips, papanigan daw nito ang aktres. Sinabi naman ni Tulfo na considered case closed na ang issue ng PA at ng aktres, maliban na lamang kung si Janella ay magdedemanda laban sa mga akusasyon ng kanyang dating PA. Hinding-hindi daw nito bibitawan ang pagtulong kay Pilonco. Top 1, Sharon Cuneta. Isang netizen naman ang pumuna sa megastar na si Sharon Cuneta dahil sa pagpost nito sa kanyang Instagram account na kasamang kumakain ng mga yaya nito habang nakasuot ng uniform. Sinabi ng netizen na hindi maganda na makita sa public ang mga yaya o kasambahay habang nakasuot sila ng uniform. Inihayag nito na dapat daw ay hindi sila pinagsusuot ng ganon sa publiko. Dinepensahan naman ni Sharon ang aligasyong ito at sinabing ang turing nito sa mga yaya at kasambahay ay parang parte na rin ng kanilang pamilya. Dagdag ng megastar, kapag sila ay nagta-travel abroad, hindi niya sila nire-require na magsuot ng uniform. Hinikayat din niya ang mga netizens na hindi nagustuhan ang pagsusuot ng mga yaya nila ng uniform sa labas na makilala ang kanilang mga kasambahay upang malaman kung paano sila tinatrato ng singer-actress. Isa lamang si Sharon sa halos karamihang mga artista ang nagbibigay pahalaga sa kanilang mga nakakatrabaho, lalo na sa mga kasambahay nito. Kung babalikan lamang ng mga netizens ang buhay ng dating yaya ni Sharon, ang nakilala na rin sa industriya na si Yaya Luring, hindi nila pag-iisipan ng kasamaan ng ugali ang aktres. Si Yaya Luring kasi ay nakasama na niya noong siya ay 5 years old pa lamang at hanggang sa ito ay pumanaw, pamilya pa rin ang turing sa kanya ng megastar. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi ninyo sa ating listahan ngayon? Just comment down below!